Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ibabahagi namin ang tungkol sa ang pagsasalin bilang disiplina. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Mac Chimpancho at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pagsasalin. Ang kahulugan ng pagsasalin. Ang pagsasalin ay isang gawang binubuo ng pagtatangkampalitan ng isang nakasulat na mensahe sa isang wika na gaya ding mensahe sa ibang wika. Ito ay mula kay Newmark 1988. Ayon naman kay Grart 2014, ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat ng mga salita o mensahe sa malapit na katumbas na diwa gamit ang ibang wika. Ang sabi naman ni Theodore Savory, 1968, ang pagsasalin ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagtutumbas sa kaisipan na sa likod ng mga pahayag na berbal. At natapos na tayo sa kahulugan ng pagsasalin. Ngayon ay dumako naman tayo sa kahalagahan ng pagsasalin. Ang kahalagahan ng pagsasalin. Ang hakbang na pagsasalin ng wika ay maituturing na mahalaga sapagkat sa pamamagitan nito, mas mauunawaan ng mga tao ang isang bagay. Halimbawa, kung ikaw ay hindi marunong umunawa ng salitang Japanese, makakatulong na mayroon saling wika upang maintindihan natin ang mga pahayag nila. Bukod dito, ang pagsasalin wika rin ay daan upang umunlad ng isang wika. Mas madali at mabilis ang mga pananaliksik at mananatiling buhay ang wika na siyang isinalin. May papaliwanag din ng mabuti ng isang tao ang kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagsasaling wika. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Janelay Mascardo ang magtatalakay sa mga simulain sa pagsasalin. Unang simulain ay, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Ito ay sa kadahilan ng ang wika ay siya ring nakabatay sa kultura ng isang komunidad. Atin ring masasabi na ang wika ay siyang nagbibigay ng kasarinlan sa lahat ng mga kultura. Alam naman nating lahat na ang kultura at tradisyon ay ang mga katangian at mga gagawain na ugawain na naipapasa ng henerasyon papunta sa bagong henerasyon. Subalit, hindi ito matatawag kapag wala ang wika. Bukod dito, ang isang kultura ay hindi rin mabibigyan ng kasarinlan, diwa at saloobin kapag walang wika. Dahil ang wika ay ang pangunahing instrumento ng komunikasyon. Ito ang nag-uugnay sa mga tao sa isang kultura. Pangalawa ay, bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Ibig sabihin na may iba't ibang katangiang taglay ang bawat wika. Ang bawat wika ay may sari-sariling paraan ng pagbubuo ng mga salita, pagsusunod-sunod ng mga salita, upang bumuo ng parirala o kaya'y pangungusap. Halimbawa na lamang na sinasabing ang Filipino ay mayaman sa paglalapi, samantalang ang Ingles naman ay mayaman sa pagpapahayag ng idiomatiko. Ibig sabihin ay, ang bawat wika ay may iba't ibang paraan, may iba't ibang kakayahan, at may iba't ibang katangiang taglay. Pangatlo ay, hindi kinakailangan na ilipat sa pinagsasalin ng wika ang kakayahan ng wikang isinasalin. Isang katangian ng mga pangungusap sa Filipino ay ang pagiging kung tawagin sa Ingles ay pagiging flexible. Sa madaling salita, maaari nating pagpalit-palitin ang mga salita sa loob ng pangungusap nang hindi naaapektuhan
ang kawastuhan at kahulugan nito. Halimbawa, si Pedro ay nanonood ng sine. Nanonood ng sine si Pedro. Si Pedro ay nanonood ng sine. Sine ang pinapanood ni Pedro. Ang katangiang ito ng Filipino ay hindi maiilipat o maililipat sa Ingles. Pang-apat ay, ang isang salin upang maituring na mabuting salin ay kailangang tanggapin ng pinag-uukulang pangkat na gagamit nito. Ibig sabihin ay, inuugnay dito ang mga tanong na mauunawaan kaya ng mambabasa ang aking salin? O angkop kaya ito sa kanilang antas? Ibig sabihin, may mga tanong ka sa iyong sarili na dapat mong isaalang-alang sa pagsasalin nang sa ganun ay ang isang salin ay maituring na mabuting salin. Panglima ay ang mga daglat, acronym, formula na masasabing establisado o universal na ang ginagamit ay hindi na isinasalin. Hindi na kinakailangan na isalin ang mga ito, ang daglat, acronym o formula upang ang mga salitang ito o ang mga acronym na ito ay aayon sa baybay ng katumbas sa Filipino. Yung kumbaga ay hindi na babago ang baybay o diwa ng isang pangungusap. Halimbawa ay ang salitang centimeter, di ba? Ito yung acronym ng ang cm pala. Cm ito ang acronym ng salitang centimeter. Kung ang magsasalin tayo sa wikang Filipino ay wag na nating palitan ang acronym na ito, di ba? Cm pa rin ang ilagay natin sa halip na sm. Mula sa salitang sentimetro, di ba? Kapag isalin natin sa Tagalog ang centimeter ay nagiging sentimetro. So, wag na nating baguhin. Wag na nating baguhin ang acronym na CM, di ba? Wag na nating baguhin 'yon. Pang-anim ay laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita. Halimbawa, ito ha, halimbawa, kung magsasalin tayo sa Tagalog. Tell the children to return to their seats. Kinakailangan nating isaalang-alang ang pagtitipid ng mga salita sa pagsasalin sapagkat ito, halimbawa ha, tell the children to return to their seats. Kapag isinalin ito sa Tagalog na hindi ka nagtitipid sa salita ay nagiging ganito ha. Sabihin mo sa mga bata na bumalik na sa kanilang upuan. Yun. Makinig na mabuti ha. Kapag di ka nagtitipid, ang salin ay sabihin mo sa mga bata na bumalik na sa kanilang upuan. Yun ay di matipid. No. Ngayon ay, sa matipid naman ay, paupuin mo ang mga bata. So, makikita natin ang kaibahan, ang diferensya. Makikita natin na kaibahan na kapag nagtitipid ka sa mga salitang gagamitin ay, kung tawagin sa Ingles ay mas nagiging, tawag dito, direct to the point. Diba? Mapapansin natin na yung unang pagsasalin, which is yung hindi matipid, ay may dagdag na diwa ang yung salin. Nadadagdagan ang diwa, ang baybay. Posibleng nag-iiba ang diwa yon at may mga bahaging malabo o nagiging komplikado ang kahulugan. Kaya't nagkakaroon ng higit sa isang kahulugan sa halip ay isa lang dapat. Pero dinagdagan man
may idinagdag ka mang salita ay nagiging o nagkakaroon ng higit sa isang kahulugan, no? At hahantong ito sa hindi nauunawaan, hahantong ito sa hindi natin nauunawaan o hindi nauunawaan ng mga mambabasa ang salin. Kaya't mas maigi o dapat isaalang-alang o laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita sa pagsasalin. Pangpito ay nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ang isang salita kapag ito'y nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. Halimbawa, salitang bata. O, ngayon bata. Anong meron sa bata? O, diba? Hindi ito nagkakaroon ng tiyak na kahulugan. Samantala, kapag nagiging bahagi ito ng pangungusap, paupuin mo ang bata. Naglalaro ang mga bata. Nagkakaroon ito ng tiyak na kahulugan, di ba? Hindi hanging, di ba? Mas maigi o mas nagkakaroon ng tiyak na kahulugan ng isang salita kapag ito'y nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. Susunod ay, pangwalo ay, isaalang-alang ang kaisahan ng mga magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles. Halimbawa, kung sa Ingles ay solid and liquid, kung isasalin mo ito sa Tagalog ay kailangan mong isaalang-alang ang kaisahan nito. Lalo na ito'y salitang hiram lamang. Solid and liquid, halimbawa. Huwag mong gawing solido at liquid. Huwag mong gawing solid at likido. Ang dapat o ang tama o ang angkop na pagsasalin ay solido at likido o solid at liquid. No? Huwag mong gawing solido at liquid o huwag mong gawing solid at likido. Ang nararapat ay solido at likido o maaring solid at liquid. Kailangan mong bigyan ng ano ba? Bigyan ng hustisya. Lalo na ito'y salitang hiram lamang. Panghuli ay mahalaga ang diksyonaryo sa pagsasaling wika. Ngunit huwag paalipin dito. Ang kahulugan kasi ng isang salita sa konteksto ay wala sa diksyonaryo. Kasi nga, malimit na magkaiba ang dictionary meaning at contextual meaning. Kasi nga, di ba, sinabi ko kanina na nagkakaroon ng tiyak na kahulugan ng isang salita kapag ito'y nagiging bahagi lang ng parirala o pangungusap. Kaya, kinakailangan mo rin isaalang-alang o kung gagamit ka rin ng diksyonaryo sa pagsasaling wika, ay wag kang papaalipin dito kasi nga ay maaaring ikaw ay makakuha ng maling kahulugan, maling impormasyon kasi nga magkaiba ang dictionary meaning, which is yung salita lang, at magkaiba yung contextual meaning. Maiiba na yung kahulugan ng isang salita kapag ito'y nagagamit na sa isang pangungusap o sa isang parirala o kapag ito'y nagiging bahagi na ng parirala o isang pangungusap. Kung kaya, mahalaga, oo tama, mahalaga ang diksyonaryo, lalong-lalo na sa pagsasaling wika. Ngunit, huwag paaalipin dito. Yun lamang ang mga simulain sa pagsasalin. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Nelsia May Emmanuel at tatalakayin natin ang ugnayan ng wika at kultura sa usaping pagsasalin sa mga rehiyonal na wika. Mula sa nabahaging mga pag-aaral sa katangian ng mga wika sa Pilipinas, ang susunod na hakbang na nararapat bigyan pansin ay ang tungkulin ng mga wikang ito sa ganap na pagpapaunlad sa wikang Filipino bilang tugon sa kautusan ng Konstitusyon ng 1987.
Malinaw na may pangangailangan ang wikang Filipino na bigyang halaga ang paglahok ng mga wika sa Pilipinas upang ganap na masaklaw ang mga karanasan at kaalaman ng sambayanan tungo sa pagiging tunay na wikang pambansa. Ang dalawang mungkahing inihain, si Almario 2007, na makakatulong na maganap at tiyak na magamit ang wikang Filipino sa komunikasyon sa buong kapuluan. Una ay ang pagsasalin. Pangalawa, ang paglikom ng mga salitang may natatanging kahulugan mula sa wikang pinagmulan. Mga proseso ng pagsasalin. Una, pagtumbas mula sa Tagalog o Filipino. Pangalawa, pagtutumbas mula sa ibang katutubong wika sa Pilipinas. Pangatlo, paghihiram sa Kastila. Pangapat, paghihiram sa Ingles na may pagbabago sa baybay. Panglima, paghihiram sa Ingles na walang pagbabago sa baybay. Panganim, paglikha. Mula rito, napapakita na may mga karanasang katutubong nakaimbak sa iba't ibang wika sa Pilipinas na hindi ganap o wala sa wikang Tagalog. Ayon kay Almario 2007, ang itlog ng isda ay tinatawag na itlog ng isda sa Tagalog, ngunit may tiyak na salita ang bihod sa Bicol, Waray at Cebuano. May mga likha o kasangkapang pangkultura ang mga pangkat etniko na wala ang mga Tagalog. Halimbawa, tulad ng Ingles ay kailangang ilarawan ng Tagalog na hagdan-hagdan palayan ang dakilang payo ng Ifugao at payaw ng mga Apayaw. Hindi maaaring isalin ang katangian ng Malong ng Maranao o Hablon ng Hiligaynon. Walang katumbas ang Maratabat ng Maranao at Dungaw ng mga Ilocano. Dumako naman tayo sa ugnayan ng wika at kultura sa usaping pagsasalin sa Ingles at Filipino. Ang Filipino at Ingles ay dalawang wikang magkaiba ang angkang pinagmulan sa makatwid ay napakaraming pagkakaiba. Sa ortografiya o palabaybayan, halimbawa ay napakalaki ng pagkakaiba ng dalawang wikang ito, gaya ng natalakay na ang Filipino ay may sistema ng pagbabaybay na highly phonemic, na ang ibig sabihin ay may isa sa isang pagtutumbasan ng ponima at ang simbolo o titik. Sa matandang balarila ni Lope K. Santos, ang sabi ay kung ano ang bigkas ay siyang sulat o kung ano ang sulat ay siyang basa. Halimbawa nito ay, he is a well-known poet. Sa literal na pagsasalin, ang ibig sabihin ay, siya ay isang mabuti, alam na makata. Magandang araw sa inyo lahat. Ako ang iyong tagapag-ulat na si Jumana Jose tungkol sa paksang ang pagsasalin at tungkulin ng tagasalin. Ang pagsasalin ay lehitimong anak ng wika ayon kay Abadilla noong 2002. Ayon kay C. Rabin noong 1958, ang pagsasalin ng wika ay isang proseso kung saan ang pahayag, pagsasalita, man o pagsusulat ay nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na may katulad ding kahulugan ng isang dati ng umiral na pahayag. Ayon kay E. Nida, noong 1959 hanggang 1966, ang pagsasaling wika ay muling paglalahad ng pinagsalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal na mensaheng sinasaad ng wika. Unay batay sa kahulugan at ikalaway batay sa estilo. Sa simpleng salita, ang pagsasaling wika ay ang pagsasalita o paglilipat ng pinakamalapit na katumbas na mensahe ng tekstong isinalin sa wika o dialektong pinagsasalin. Mayroong mga pamantayan ang mga pagsasaling wika. Una, alamin ang paksa ng isinalin. Dito ay upang makaroon ng mga mas malawak na kaalaman at ang paksang tekstong isasalin. Kalawa, basahin ang ilang beses ang tekstong isasalin upang hindi magkamali sa inyong isasalin na wika. Ikatlo, tandaan ang isasalin ay makahulugan o mensahe ay hindi lamang sa mga salita. Upang malaman ang kakayahan ni paliwanag o isalaysay kahit wala itong orihinal na author. Ikaapat, piliin ang mga salita at pariralang madaling maunawaan ng mambabasa. Ikalima, ipabasa sa isang eksperto ang wikang pagsasalin o isang katutubong magsasalita ng wika ng iyong isinalin upang malaman mo kung saan ang iyong mali o ang iyong mga nagawang hindi tama sa iyong pagsasalin. Ika-anim,
isaalang-alang ang iyong makaalaman sa genre ng akdang isasalin. At ang ikapito naman ay isaalang-alang ang kultura at konsekto ng wikang isasalin at pagsasalinan. Dito naman tayo sa tungkulin ng tagasalin. Tatlo ang tungkulin ng tagasalin. Ito ang tungkulin ng kanyang author, tungkulin sa kanyang mambabasa, at tungkulin sa kanyang sining. Una, tungkulin ng tagasalin na maging tapat sa kanyang author. Ito ay nangunguhulugan na pagsisikap na may hatid dito ang tunay na kahulugan ng orihinal na author. Walang karapatan ang tagasalin na bawasan o dagdagan ang sinasabi ng kanyang author. Maari lamang siya magdagdag ng salita o magdagdag ng paliwanag, ngunit hindi niya saklaw ang kahulugang ibig ipaabot ang orihinal ng author. Tungkulin din ang tagasalin na maging tapat sa kanyang mga mambabasa. Ang pagiging tapat ay nangangahulugan ng paglilipat ng wikang pagsasali ng tunay na mensahe at kahulugan ng author. Ang pagsasalin ay hindi lamang sensya o agham, kundi isa ring sining, lalo pa kung pampanitik ang akda ang isasalin. At ang sa balikat ng tagasalin ang tagumpay o pagkabigo ng isang salin. Ang naman sa makatungkulin niya na lumikha ng isang panibagong wika sa isang panibagong likhang sining. Sapagkat ang mamambabasa ay salin ay hindi nakakabasa o hindi nakakaintindi ng wika ng orihinal. Nasa kamay lamang ng tagapagsalin ang pagbubuhay ng isang akda. Magiging maganda lamang ito kung gagamitin mo ang wika na kanilang maiintindihan. So, yun lamang po sa paksang ang pagsasalin at ang tungkulin ng tagasalin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Margaret Bungaos. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsasalin bilang sining at agham. Ayon kay NIDA 1964, ang pagsasalin ay pagbuo sa tumatanggap na wika ng pinakamalapit at likas na katumbas ng mensahe ng simulang wika. Una ay kahulugan at ang ikalawa ay ang estilo. So sa simpleng salita, ang pagsasaling wika ay pagsasalin o paglilipat sa pinakamalapit na katumbas na mensahe ng tekstong isinalin sa wika o diyalektong pinagsasalinan. Ano naman ang pagsasalin ayon kay Savory 1968? Ang pagsasalin ay maaaring may sagawa sa pamamagitan ng pagtutumbas sa ideyang nasa likod ng pananalita. So, sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako, isinagawa ang mga salin alang-alang sa mga dalisay na layunin at walang ibang nasa tagasalin maliban sa pag-alis ng hadlang na naghihiwalay dahil sa pagkakaiba ng mga wika sa manunulat at mambabasa. At dito nagtatapos ang aming talakayan. Nawa ay may natutunan kayo sa aming tinalakay. Maraming salamat sa pakikinig.